isang patay habang mahigit isang daang kabahayan naman ang naabo sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa barangay 23C sa Davao City. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Binalot na makakapal na usok at apoy ang mga kabahayan sa barangay 23C sa Davao City pasado las 2 ng madaling araw noong Lunes. Sa video na kuha ng residente na si Samsonen Madali, makikita ang grupo ng mga residente sa labas ng mga nasusunog na kabahayan. Tuloy-tuloy naman sa pagbobomba ng tubig ang mga bumbero para maapula ang malaking apoy. Pasado alas 7 na ng umaga nang idineklara ng mga bumbero na fire out. Kaya ang mga residente, kanya-kanya na sa pagkuha ng mga mapapakinabangan pang mga gamit nila. Subalit ang ilan, wala nang naisalba pa. Ani, kaning lutin ako, nga, purot, kaning business na kung aluyan. Kalunos-lunos rin ang sinapit ng pusang ito na nasunog. Habang nagsasagawa ng inspeksyon ang mga bumbero, narecover ang bangkay ng isang lalaki na kinilalang si Arhaman Usman, 19 anyos. Ula, gisib niya iyang kwan, iyang manghod. Dinibalik siguro. Anibalik, wala na kagawas, na trap. So mo na ito'y hinunglan sa iyang pagkamatay. Ayon sa CSWDO, may isa pang naitalang namatay na kinilalang si Randy Sumalinog, 47 anyos. Dati na ni siyang naisakit and accordingly again, naka-oxygen siya. When they arrived sa atong SPMC, gideclare na sila nga dead on arrival. Sa investigasyon ng mga bumbero, napabayaang katul sa egg tray, ang isa sa tinitingnang sanhi ng apoy. Tinatayang nasa mahigit 100 kabahayan ang nasunog, kung saan 700,000 piso ang naitalang inisyal na danyos. Pansamantala namang nanunuluyan sa barangay 23C Gymnasium ang mga nasunugan at nabigyan na sila ng mga pagkain at ayuda. Gipadala ang atong mobile kitchen to provide hot meal sa ato ang mga nabiktima sa sunog. And then karon nag-set up na, in fact ongoing na ato ang child-friendly space for those mga bata nga apektado po sila. Kasi sila man tong isa sa mga directly naapektuhan sa ato ang sunog. Ako si Kent Abrigana para sa GMA Regional TV.